Magandang araw mga bata, tayo ngayon ay nasa huling linggo na ng pag-aaral sa mathematics. Subalit, bago tayo magtalakayan sa ikawalong linggo, tayo muna ay magbalik-aral ng ating natalakay noong nakaraan. Tara at basahin natin ang mga sumusunod at isulat mo ang letra ng tamang sagot sa iyong show me board o anumang sagutang papel na meron ka ngayon sa iyong tabi. Para sa unang bilang, ano ang tinantsang kaibahan ng 926 minus 387? Sa pagkakataong ito, i-round off muna natin ang minuen at subtrahen. Ano kaya ang makukuha nating rounded off na minuen at subtrahen? Ang 9 katabi ay 2? Si 9 ba ay 9 pa rin o magiging 10 na? Tama, ito ay 9 pa rin at ang katabi niya ay magiging 0. Bakit 9 pa rin? Dahil sa ating nakaraang aralin, hindi tayo magdadagdag ng isa sa pinakamataas na place value kung ang katabi nito ay 0, 1, 2, 3 at 4. Kaya, ang 926 kapag na-round off ay 900. E ang subtrahen na 387, si 3 ba ay magiging 3 pa din o magiging 4 na dahil 8 ang katabi niya? Tama, ito ay magiging 4 na dahil magdadagdag tayo ng isa kapag ang katabi ng pinakamataas na place value ay 5, 6, 7, 8 at 9. At ang mga sumusunod na digits na katabi nito ay gagawin na nating 0. Kaya si 3 ay magiging 4 at ang 387 ay 400 kapag ni-round off. O ngayon, isubtract mo na ang ating rounded off na minuen at subtrahen. Alin sa A, B at C ang ating estimated difference o tinansyang kaibahan? Ang tamang sagot natin ay letter A, 500. Sa pangalawa, gamit ang isip lang, ano ang difference sa 45 minus 15? Maari mong isubtract muna ang digit na nasa isahan. Anong makukuha nating sagot dito? Sunod ay ang nasa sampuan. O ano kaya ang difference nito? 45 minus 15. Kung ang sagot mo ay letter B, tama ka dahil 5 minus 5 ay 0, 4 minus 1 ay 3, kaya ang sagot ay 30. Sa pangatlo, bawasan ng 37 ang 96. Ilan ang natira? Tandaan, ang pinakamataas na bilang na given, siya ang ating minuen. Kaya 96 muna, saka mo isa-subtract ang 37. O, tandaan ha, ang minuen ay dapat na laging mas mataas kesa sa subtrahen. Dahil kung hindi, dito ka magbabarrow ng isa sa katabi. Pwede mo rin dagdagan ang minuen ng ilang bilang para maging multiples ng 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Para maiwasan mo yung pagbabarrow. Pero kung saan ka mas nadadalian, maari mong sagutan ang subtraction sentence na to. Ano kaya ang magiging sagot? Kung ang sagot mo ay letter A, 59, tama ka. Dalawang paraan ang pwedeng gawin dyan. Pwede tayong mag-borrow. 16 minus 7, yan ay 9. At ang 9 ay magiging 8 na lang. 8 minus 3 ay 59. Pwede tayong magdagdag para maging multiples ng 10 ang subtrahen. Tulad nito, si 37, pwede natin dagdagan ng 3 para maging multiples ng 10. Yan ay magiging 40. At yung 96, dadagdagan natin ng 3. Kung ilan ang nadagdag sa subtrahen, ganun din sa minuen, yan ay magiging 99. So, 99 minus 40. Dito, wala na tayong borrowing na gagawin. Subalit, ang magiging sagot niyan ay katulad din sa digit na kung saan tayo nag-subtract na merong borrowing. At bilang panimula ng ating aralin, is kung titigan mo ang larawan na nasa screen, tingnan mo ang pagbabagong naganap sa plastic na bote na ito. Una, siya ay basyon ng plastic na bote lamang. At narito ngayon siya. Ito na ngayon ang kanyang kinalabasan. Ano ang napansin mong pagbabago sa basyong plastic na bote?
Tama, ito ay naging makulay, maganda at napakinabangan sa ibang paraan. Dito sa unang larawan, makikita mo ito ay naging paso. Napagtaniman siya ng halaman. At dito sa pangalawang larawan ay naging dekorasyon na siya na pwede mong isabit sa loob ng tahanan. Ano ang tawag natin sa paggamit muli ng mga patapong bagay sa ibang paraan? Na imbis itatapon na natin ang plastic na bote na ito, ay napakinabangan pa natin sa mas magandang paraan. Tama, yan ay pagre-resiklo o pagre-recycle. Paano nakakatulong ang pagre-resiklo sa ating kapaligiran? Una, ito ay nakakabawas ng kalat sa ating kapaligiran. Imbis na tinatapon natin kung saan-saan, ay napapakinabangan pa natin yung mga patapong bagay na yon. May mga ibang tao na kung saan yung mga naresiklo nilang mga patapong bagay ay ibinibenta nila. Kaya nagagamit din siya bilang hanap buhay. Kaya ikaw mga bata, kung may mga patapong bagay sa inyong tahanan, maaari mong ayain ng iyong magulang na iresiklo na lamang ito kaysa itapon kung saan-saan. Sa pagkakataong ito, tara at basahin natin ang sulilan nina nasa screen. Nakaipon ng 378 basyong plastic na bote ang mga mag-aaral sa paaralang elementarya ng IMUS Pilot para sa gaganaping Clean and Green Project. Ang 214 sa mga boteng ito ay ginamit na bilang bakod sa mga pananim na gulay sa AA Building. Ang matitira naman ay gagamiting paso na tataniman ng halaman sa gulayan ng paaralan. Ilan ang magagamit na paso? Mula sa ating word problem, mga bata, ano ang hinahanap na tanong sa ating suliranin? Tandaan, pag hinahanap natin ang tanong, maari mong hanapin muna kung nasaan ang question mark at pinakasimula ng tanong na ito. Masasabi mo ba kung ano ang tanong sa suliraning ito? Tama! Yang nakabox na yan, yan ang ating tanong o suliranin. Yung ilan ay papalitan lang natin ang salitang bilang dahil ang ilan ay tumutukoy sa bilang, kaya ito ay magiging bilang ng mga magagamit na paso. Pangalawa, ano-ano ang mga datos o given? Pag sinabi nating datos o given, ito ay yung mga bilang na nakikita mo sa screen. Ano-ano yung mga bilang na nakikita mo? Meron tayong 378 at 214. At yan ang ating datos o given na gagamitin para masagutan ang tinatanong. Ano ang panandang salita o word clue? Ang word clue ay maaring makita natin sa mismong tanong o kaya sa kabuuan ng word problem. At dito, ang word clue o panandang salita ay matitira. At mula sa ating panandang salita, makukuha na natin ang operation. Tama, yan ay subtraction. Bakit subtraction? Dahil ang ating word clue o panandang salita ay matitira. Ano ngayon ang ating magiging pamilang na pangungusap? Gamit ang ating data o given facts, pagsasamahin na natin ito gamit yung ating operation na subtraction. Maari mo bang isulat ang ating pamilang na pangungusap? Isulat mo ang ating given, 378 at 214, at ang ating operation na gagamitin dito. Lagyan natin ng equal sign. At ano kaya ang ating magiging sagot dito? N ba, number, M o money? Kung ang sagot mo ay 378 minus 214 equals N, tama ka. Tandaan, sa pamilya na pangungusap, hindi ka muna magsosolve. Ipupwesto mo muna ang ating given facts gamit ang tamang operation. At sa equals, ang ilalagay muna natin ay N o M. N ay kung number ang hinihingi dahil ilan, M naman kung money. Sa pagkakataong ito, hanapin muna ang solution at sagot. Ayusin ng patayo ang ating given facts, 378 minus 214.
Pag na-solve mo na yan, ang makukuha nating sagot dyan ay ang bilang na paso na tataniman ng halaman sa gulayan ng paaralan. Kung ang sagot mo ay 164, tama ka. Yan ang ating sagot sa word problem na to. Sa ganitong paraan mga bata, ang tawag natin dito ay pagsagot gamit ang polyestep. Subukan mo namang sagutan ang kasunod na suliraning ito. Bumili si Annie ng sapatos na nagkakahalagang 425 pesos. Nagbayad siya ng 1,000 pesos. Magkano ang kanyang sukli? Ano ang tinatanong sa word problem na to? Isulat mo nga sa iyong show me board o sagutang papel para mahanap ang tanong. Tukuyin mo lang nasaan ang ating question mark o tandang pananong at hanapin mo ang pinakasimula nito sa ating word problem. Tama, yan nakaguhit na yan, yan ang ating tanong. Ang ilalagay mo na dyan ay halaga ng kanyang sukli. Yung salitang magkano ay papalitan mo na lamang ng halaga. Punta naman tayo sa given facts. Ano-ano yung mga bilang na nakikita mo sa word problem ngayon na siyang ating magiging given para masagutan ang tanong? Ang mga bilang dito ay 1,000 pesos at 425 pesos. At yan ang ating given. Sa word problem natin, meron tayong panandang salita dyan na siyang magiging gabay natin kung tayo ba ay gagamit ng addition o subtraction. Makikita mo ba ngayon nasaan ang ating panandang salita o word clue? Tama, ito ay ang sukli. Yan ang ating panandang salita. Dahil sukli ang ating panandang salita, anong operation ang dapat nating gamitin? Addition ba o subtraction? Tama, tayo ay gagamit ng subtraction. O ngayon, dahil alam na natin ang operation na gagamitin, itong given facts natin ay ipupwesto muna gamit ang tamang operation equals M or N. Ano kaya ang magiging pamilang na pangungusap natin dito? Kung naisulat mo ay 1,000 pesos minus 425 pesos equals M, tama ka. M na ngayon ang nasa pamilang na pangungusap dahil money, pera ang ating given facts. O ngayon, isolve mo na. Ayusin mo ng patayo ang ating pamilang na pangungusap at isubtract. Tandaan, ang minuen natin ay dapat palaging mataas dahil kung hindi, manghihiram ka na ngayon sa katabi. Maari mong i-post ang video na ito habang nagsosolve ka at kapag natapos ka ng magsagot, ay i-play mo na para may kumpara mo ang sagot mo sa ipapakita ko. At ang tamang sagot natin ay 575 pesos. Tandaan, 0 minus 5 ay hindi pwede kaya manghihiram tayo sa katabi. Nakahiram tayo ng isa mula dito at ang 0 ng hiram ay magiging 10. Kaya 10 minus 5 equals 5. Pagpunta sa sampuan na 0, hindi pwede. 0 na nga siya at nahiraman pa ng isa. At para tumaas ito, hihiram ko ulit sa katabi. At ang 0 na to na hiniraman na nasa sampuan ay magiging 9. Hindi na siya 10 kasi nabawasan na siya ng isa. 9 minus 2 ay 7. At ang 0 na nasa sandaanan ay hindi natin pwedeng bawasan dahil mababa siya at nahiraman pa. Kaya manghihiram tayo ng 1 na nasa libuhan. At muli, ang 0 na nahiraman ay hindi na magiging 10 dahil nabawasan na siya ng isa. Ito ngayon ay magiging 9 na. 9 minus 4, yan ay 5. At itong 1 na nasa libuhan, yan ay 0 na lamang at hindi na natin i-bring down ang 0 na yan. Kaya, ang nakuhang sukli ni Annie ay 575 pesos. At para sa ating gawain sa pagkatuto bilang isa, ang ating word problem ay, ilan ang matitira sa 225 na mangga na ititinda sa palengke kung 67 peraso nito ay nabulok?
At sa unang tanong ay, ano ang tanong sa suliranin? A. Bilang ng mga nabulok na mangga. B. Bilang ng mga matitirang mangga. Isulat mo lamang ang letter ng iyong sagot, A o B. Kung ang sagot mo ay letter B, tama ka. Ang hinahanap natin ay yung bilang ng matitirang mangga. Pangalawa, ano ang mga datos o given? Letter A ba o letter B? Titigan mong mabuti sa ating word problem kung ano ang tamang datos o given. Ang tamang sagot ay letter B, 67 at 225. Pangatlo, ano ang ating panandang salitang ginamit? A. Ititinda o B. Matitira? Kung ang sagot mo ay letter B, matitira, tama ka. At kung yan ang ating panandang salita, anong operation ang gagamitin natin? A. Subtraction, B. Addition. Magaling, tayo ay gagamit ng subtraction dahil ang word clue na matitira ay para sa operation na subtraction. Panlima, ano ang tamang pamilang na pangungusap? A. 225 minus 67 equals n. O letter B, 252 minus 67 equals n. Ang tamang sagot ay letter A. Dahil ang ating given facts ay 225 at 67. At para sa huling katanungan, ano ang sagot? Maari mo nang ayusin ng patayo ang ating given facts. 225 minus 67. Ano ang makukuha nating sagot? Tandaan, ang minuen ay dapat palaging mataas. Dahil kapag ito ay mababa, manghihiram ka na sa katabing digit nito. Sige nga, isolve mo ang 225 minus 67. Maari mong i-post muna ang video na ito bago mo makita ang tamang sagot. Kung ang sagot mo ay letter B, 158, tama ka. Bakit? Dahil ang 5 minus 7 ay hindi pwede, kaya manghihiram tayo sa 2. At si 5 ay magiging 15. 15 minus 7, yan ay 8. Si 2 ay magiging 1 na lang. 1 minus 6, mas lalong hindi pwede kasi mababa. Kaya manghihiram tayo sa katabi. At magpapahiram ito ng isa, kaya si 1 ay magiging 11. 11 minus 6, yan ay 5. At si 2 na nasa sandaanan na hiniraman ay 1 na lang. At dahil wala nang isa-subtract dito, ibibring down na lang natin. Kaya 158 ang nakuha nating sagot. Ngayon naman, sa ating gawain sa pagkatuto bilang dalawa, basahin natin ang word problem na nasa screen. Ang mananahing sige ng mila ay may 319 botones sa kahon. Kung ang 131 botones ay ginamit niya sa pagtatahi ng mga damit para sa kanyang mga apo, ilang botones ang hindi niya nagamit? Ngayon, subukan mo isulat sa in-show me board o sagutang papel ang sagot sa mga sumusunod na polyestep. Ano ang tinatanong sa word problem na to? Tandaan, pag hinahanap ang tanong, una mong hanapin yung question mark, at kung saan nagsisimula yung ating tanong. Tama, ito ay bilang ng botones na hindi nagamit. Bakit bilang na yung ating panimula? Tandaan, pag hinanap ang tanong, kung ang panimulang tanong na ginamit o panandang tanong na ginamit dito ay ilan, papalitan natin na salitang bilang. Pero kapag yan ay magkano, papalitan mo siya na salitang halaga. O sa pangalawa naman, ano ang mga given? Pag sinabi natin given, ano yung mga bilang na ginamit sa word problem na to para masagutan ng tanong? Tama, ang ating mga given ay 390 at 131. Ngayon naman, hanapin natin ang panandang salita at operation sa word problem na to.
Silipin mong mabuti sa ating word problem. Ano kaya salita dyan ang makakatulong sa atin kung tayo ba ay gagamit ng addition o subtraction? Ang ating tamang panandang salita ay hindi nagamit. Ilan pa kaya ang mga botones na hindi nagamit? Dahil dyan, makakaisip tayo ng tamang operation. Kung may kabuang botones, sige ng mila, 131 doon ay ginamit niya, ano kaya ang operation ang gagamitin natin para malaman yung mga natira o hindi nagamit na botones? Tama, tayo ay gagamit ng subtraction. Ibabawas natin yung mga botones na nagamit niya dun sa kabuuan para makuha natin ang hindi nagamit o natira. Ano ngayon ang ating magiging pamilang na pangungusap? So yung given natin, ipupwesto na natin dito, ilalagay ang operation na subtraction o minus sign. At equals M ba o equals N? Sulat mo nga kung ano ang ating pamilang na pangungusap dito. Tama, ito ay 390 minus 131 equals N. N ang ilalagay natin dahil ito ay bilang ang hinahanap sa word problem. O ngayon, ayusin mo na ng patayo yung ating pamilang na pangungusap at isubtract. Tandaan, manghiram kung kinakailangan kapag mababa ang ating minuen. Maari mo munang i-post ang bahaging ito habang nagsusolve ka bago ko ipakita ang tamang sagot. At ang ating sagot ay 259. Tandaan, nanghiram tayo ng isa sa 9 dahil si 0 minus 1 ay hindi pwede. At si 0 ay naging 10. Kaya 10 minus 1 equals 9. At si 9 na nabawasan ng isa ay 8 na lang. 8 minus 3 equals 5. Si 3, dahil hindi naman siya nabawasan, 3 minus 1 pa rin, equals 2. Tandaan, huwag kakalimutan na mag-regroup o mag-borrow sa katabi kung kinakailangan pag mababa ang minuen para makuha mo ang tamang sagot. At sa ating natalakay, paano natin nilulutas ang suliraning routine? Sa paglutas ng mga suliraning routine, basahin at unawain mabuti ang sitwasyon kung saan gagamit tayo ng polya step. Una, hanapin natin ang tinatanong. Ano ba ang datos o given? Panandang salita o word clue na siyang magtuturo sa atin anong operation ang gagamitin. Sunod ay bumuo ng pamilang na pangungusap o number sentence sa kamuha hanapin ang solusyon at sagot. Ngayon, alam kong handa ka na para sagutan ng ating tayahin o sit work sa araling ito. Maaring mong isulat ang titik ng tamang sagot sa iyong show me board, sagutang papel o kwaderno. Narito ang ating word problem. Maraming alagang manok si Mang Tonyo. Ang mga ito ay nangitlog ng 1,483 itlog sa isang buong taon. Ilang itlog ang naipagbili ni Mang Tonyo kung ang natira sa kanya ay 729? Sa unang katanungan, ano ang datos sa ating suliranin? Piliin mo lamang kung A, B o C. Para sa pangalawang katanungan, ano ang ginamit na panandang salita o word clue? Piliin mo lamang ang titik ng tamang sagot. Maari mong i-post ang video na ito habang pinipili mo ang sagot sa mga katanungan na yan bago tayo tumungo sa kasunod na katanungan. Pangatlo, anong operasyon na gagamitin natin? At pang-apat, alin ang number sentence na isusulat mo? At sa panlima, ilan ang naipagbiling itlog ni Mang Tonyo? Tara, checkan na natin ang iyong mga sagot. Narito ang sagot sa ating limang gawain sa ating tayahin. Kung nakakuha ka ng lima, binabati kita. Kung hindi naman, maaari kang bumawi sa ating karagdagang gawain na kung saan ang activity sheet ay ipopost ko sa Google Classroom. Hanggang sa muli mga bata, sana ay nag-enjoy ka sa ating aralin.
Maraming salamat sa iyong pakikinig at nakita-kita muli tayo sa ating ikalawang markahan. Paalam!